Sinong makakalimot sa isa sa mga hinangaan ng maraming PBA fans sa kapunan na naghari noong early 2000s sa kanilang angking talento, lakas at husay sa paglalaro. Walang iba kundi ang Coca-Cola Tigers. Bago natin ipagpatuloy ang video ito ay inaanyayahan kita na mag-subscribe sa akin channel at pakihit na din ang notification bell para maging updated ka sa mga video na kagaya nito. Let's go! Year 2002, nang unang magalampag sa Philippine basketball, ang Coca-Cola Tigers. Sila ang team na kinatatakutan ng mga ibang koponan sa PBA noon dahil sa lakas at potensyal nila sa liga. Unang sabak nila sa PBA ay ibang level na ang ipinamalas ng mga manlalaro nilang sila Rudy Hatfield, Rafi Reyes, Gianni Abarrientos, Jeff Carriazo, Jason Mesolas, Ato Morano, at iba pa. Sa pangungunan ni Coach Chot Reyes ay nag-ukit ng kasaysayan ng Coca-Cola Tigers sa PBA dahil sila ang kauna-unahang team na nanalo ng kampiyonato in its maiden season kontra Alaska Aces. Isang best of 5 series at 3 laro ang ipinanalo ng Tigers, dahilan kaya nasungkit nila ang kauna-unahang title sa PBA sa All Filipino Cup at naging Finals MVP noon ay si Rudy Hatfield. 2003, pagkatapos ng All Filipino Cup title ay nabigo silang makuha ang 2 sunod na conference title, subalit solid contender pa rin ang Tigers sa PBA. Sa katunayan, sa 3rd conference ng 2003 PBA season ay rumesbak ang Coca-Cola Tigers nang buksan ang 2003 Rainforest Conference mula August to December. Isang solid roster at recruited as import si Artemis McClary. Tinaob nila ang mga kilalang teams noon sa PBA at nagdingas na parang apoy sa hangaring manalo ulit ng kampinato. Nakapasok muli ng finals ang Cook noong 2003 Rainforest Conference at tinapatan ang San Miguel Beermen sa isang best of 7 series. Isang serye na naging makasaysayan at classic na laro ang nasaksihan ng mga tao na umabot pa nga sa Game 7. Sa Game 7, nagapi ng Coca-Cola Tigers ang San Miguel Beermen at muling nanalo ng kanilang 2nd championship sa PBA. Noong 2004, Fiesta Conference, ay muntik makapasok muli ang Tigers sa finals. Ngunit tinalo sila ng Red Bull noon sa semifinals. Samantala noong 2004-2005 PBA Philippine Cup, hirap ang Tigers na makaahon at mapanindigan ang kanilang pagiging threat sa liga. Dahil sa suspension ni Rudy Hatfield sa kanyang citizenship issues, sa time din na to ay na-acquired sina John Arrigo at Ali Pick, kapalit ni na Jeff Carriazo at Reynel Hugnatan going to Alaska. Sa mga taong 2005 at 2006, may mga bagong nadagdag sa lineup tulad ng playmaker na taga FEU na si Denok Miranda. Ngunit bigong makapasok sa finals, subalit contender pa ding maituturing at may mga pangtapat pa din ang Tigers sa mga malalakas na team. 2006-2007, bago magsimula ang season, ay isang controversial transaction trade ang naganap sa kasaysayan ng PBA nang makipag-deal ang Tigers sa Barangay Ginebra Kings at Air 21 Express noon. Napunta sila Rudy Hatfield, Rafi Reyes, at Billy Mamaril sa Ginebra, samantalang pinakawala ng Ginebra sina Aris Dimaunahan at Ervin Soto, kasama ng future draft picks ng Kings going to Air 21 Express. Nakuha naman ng Coca-Cola Tigers si Kalani Ferreria ng Kings at Ryan Bernardo ng Express kasama si Manny Ramos. Sa taong ding yun ay nakuha ng Coca-Cola Tigers si Joseph Yeo, RJ Rizada, Manuel Caceres, Chris Pacana at Ron J. Enrile. Dahil sa halos bago ang lineup ng Coca-Cola Tigers ay dumaan sa struggle at maraming adjustments ang team. Dahilan kaya nauwi sila sa ibaba ng standings at patuloy na nagpalit-palit ng mga players ang Tigers. 2007, nang mapabilang si Kenneth Duremdes, Alex Cabagnot at Ricky Kalimag kapalit ni Denok Miranda, maging si Asita Ulava ay nakuha din ng Coca-Cola Tigers at naging loyal sa koponan. Ngunit nagkaroon ng interes sa kanya noon ang Meralco Bolts kaarin sabay ng paglipat niya sa Bolts
ay napalitan ang pangalan ng Coca-Cola Tigers at naging Powerade Tigers. Dumaan sa maraming struggles at pagpapalit-palit ng mga players ang Tigers at dumating sa pagkakataong hindi na nagiklik ang mga players and coaches sa isa't isa at hindi makuha ang chemistry nito since day 1. July 2012, nang ibenta ng Powerade Tigers ang team sa Sultan 900 Incorporated at napalitan ang pangalan ng koponan at naging Global Port Batang Pier. Tila ang dating tigre na mabangis at umuungal ay parang naging maamong kuting sa pagbagsak nito. Gayunman ay nag-iwan ito ng malaking bakas at marka sa masa at sa kasaysayan ng PBA.